Good Friday morning! Kumusta na po kayo? Hope patuloy pa rin tayong blessed at saka patuloy pa rin tayong excited sa pakikinig ng o pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga. Dalangin ko rin po na marami po tayong natututunan at huwag po tayong titigil sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. So bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa bagong buhay, sa bagong kalakasan na patuloy na binibigay niyo sa amin. Salamat Lord sa bagong pag-asa, sa patuloy na pag-bless niyo po sa amin. Dalangin ko Lord na sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, bigyan niyo po kami ng wisdom, samahan niyo po kami, turo niyo po sa amin Lord yung mga bagay na dapat po naming matutunan sa umagang to. Maraming salamat po. In Jesus name I pray, Amen. Kumusta na po kayo? Friday na ulit. So, patuloy po tayong manood ng 8 o'clock habit po. Mamayang gabi, meron pa po tayo. Hanggang bukas po ng gabi, meron po tayong 8 o'clock habit. Tapos po, yung ating kids ministry, bukas po ng umaga, meron po tayo. Pasilihin po natin yung mga anak natin. At saka, sa Sunday, huwag natin kalimutang magsimba. Attend po tayo ng ating worship service. At kung hindi po talaga tayo maka-attend, meron po tayong live na mapapanood po. Kaya wala na po tayong excuse. Kahit nasa bahay tayo, pwede po tayong mag-worship sa Panginoon. At sa hapon po ng Sunday, meron po tayong pag-aaral ng Book of Genesis sa mga kababaihan po. At meron po sa mga kalalakihan, may Zoom gathering po sila every Sunday po ng 5 p.m. So, sa mga kabataan din po, meron din po tayo every Sunday from 1 to 3 p.m. So, punong-puno tayo ng mga gawain ng Panginoon. Mapabata, mapakabataan, at mga nanay at tatay, meron po tayong pag-aaral po ng ating Biblia. So, ang topic po natin for today ay habits. Ito po ay sinulat ni Mark Croft. So, sa ating habits po, marami po tayong mga habits na ginagawa na mabuti at masama. So, meron dito po tayong mga habits na alam nating makakabuti sa atin at makakasama sa atin. So, we are creatures of habit. Good habits have to be developed, while bad habits form without effort and are not easily broken. There are simple habits like good personal hygiene such as brushing your teeth and washing your hands. Other habits such as regular church attendance, daily devotions, and continuous heartfelt worship. Praise and prayer contribute to our spiritual well-being. Loving responses, deeds of kindness, and edifying speech are godly habits characteristics of the spirit-filled life. Sabi ni Mark Croft na we are creatures of habit. Tapos yung good habits are nade-develop, pero yung bad habits ay hindi na kailangang mag-effort at saka hindi daw ito madaling mawala sa atin. Meron tayong mga simple habits na ginagawa natin like brushing our teeth, washing our hands, tapos yung maligo tayo araw-araw. Tapos ano pa bang mga habits na ginagawa natin? Maglinis ng bahay, maghugas ng plato. Meron tayong mga habits na ginagawa. Tapos meron din yung pag-attend natin sa church, yung ating daily devotion, habit din po natin ito, yung 6 o'clock habit at saka 8 o'clock habit. Meron marami tayong ginagawa na mga habit na nagko-contribute din po sa ating spiritual well-being. Yung pagbabasa ng Bible, pag-worship, at saka yung paggawa po ng mabuti. Yung mga characteristic po ng spirit-filled life. So, yun po yung mga good habits na ginagawa natin. We may not be enslaved to simple habits like smoking, drinking, intoxicating beverages, or using illicit drugs. But what about habits like evil speaking, bitterness, unforgiving attitudes, wrong thoughts, or gluttony? Such habits are also wrong and displeasing to God. So, mayroon pong mga simple habits po din po tayo.
like smoking, drinking, at saka paggamit po ng drugs. Tapos yung pagsasalita po ng masama, yung bitterness po pala ay habit din po. Tapos yung mga unforgiving attitudes, wrong thoughts, at saka gluttony. So, marami din po tayong mga habits na masama at meron din po tayong mga habits na mabuti. Meron tayong mga habits na pleasing to God at meron po tayong mga habits na displeasing to God. Do you find yourself struggling with a habit that may be causing you spiritual defeat? Praise God, there is victory and freedom in Christ through His shed blood. So sabi dito no na meron tayong mga habit na nag-struggle tayo and nakakalayo sa atin sa Panginoon. Kumbaga defeat na di-defeat tayo. Kumbaga natatalo tayo ng mga bad habits na meron tayo. Pero maraming salamat sa Panginoon, purihin ang Panginoon dahil may victory and may freedom tayo sa pamamagitan ni Jesus na nag-shed ng kanyang blood doon sa cross. So, merong here are some suggestions that may help you gain the spiritual victory God desires. So, meron po tayong 6 suggestions po na makatulong sa atin para magkaroon po tayo ng victory and kung ano po yung mga God's desires. Truly, si number 1 po, truly repent of and confess all known sin. So sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So sabi dito na kailangan truly repent and confess our all known sin. Yung mga kasalanan na nagagawa natin, patuloy nating ihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. And alam natin na pag humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon, Siya po ay tapat at patatawarin Niya tayo sa ating mga kasalanan at dilinisin tayo sa ating mga maling nagagawa. Number 2, confide in someone you can trust and make yourself accountable to that person until you are free. So James 5:16, therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. So confide someone you can trust. Pwede nating sabihin sa ating best friend or kay Jesus mismo na yung mga nagagawa nating kasalanan ay patawarin Niya tayo. Sabi dito no, confess your sins to one another and pray for one another. So, pag nag-confess tayo or nagkwento tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kaibigan, sa ating asawa, ng ating mga kasalanan, pwede na rin po nating pag-pray ang bawat isa hanggang sa gumaling tayo, hanggang sa makalaya po tayo sa ating mga kasalanan. Sabi din dito, the prayer is of a righteous person has great power as it is working. Number 3 po, be honest and open with others about your temptations and struggles. We need the prayers and encouragement of fellow saints. We need each other in our pilgrimage to heaven. Sa Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. So, be honest and open with others about your temptation and struggles. So, wag po tayong mahiya kung meron po tayong mga temptation or mga struggles na nararanasan. I-share po natin to sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatiran, sa ating mahal sa buhay, kung kanino po tayo nagtitiwala. Huwag din po basta-basta kung kanino kasi baka i-chismis lang po tayo. So, let the word of Christ dwell in you richly. Magtulungan po tayo, pag-pray natin ang bawat isa, mag-awitan tayo, and magpasalamat tayo sa ating Panginoon.
Do not neglect your devotional life. Spend time daily with God and His Word. Fasting is helpful practice, along with earnest prayer. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Sa 2 Timothy 2:15. So do not neglect your devotional life. Yung ating 6 o'clock habit, yung 8 o'clock habit, araw-araw po ito, umaga at gabi. Kung maaari, wag po nating i-neglect po ito. Pero ako po minsan nakakalimutan na late po ako nagigising sa umaga kaya hindi po ako nakakapanood ng 6 o'clock habit. Pero pag may time po ako sa umaga na, yung gising na po ako, nanonood po ako. And yung devotion po natin sa gabi, marami po tayo rin po tayong natututunan. Sana po spend natin yung time natin sa ating Panginoon, sa pag-aral ng kanyang salita, sa pagbabasa ng kanyang salita. And ang fasting din po ay nakakapagtulong din po sa atin. So meron po tayong fasting by July po yata, August, pinaplano po ang CCC. Sana maka-join din po tayo. Claim the promises of God's Word. Sa Joshua 1:9, "This is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go." So, claim natin palagi yung promises ng Panginoon. Napakarami niyang promises sa Bible, napakaraming promises na mababasa, and i-claim lang po natin ito. And sabi dito, no, "This is my command, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go." So, isang pangako na rin to ng Panginoon na kung hindi niya tayo iwanan, sasamahan niya tayo saan man tayo magpunta. So, number 6 po, "Put on the whole armor of God. Be strong in the Lord and in the power of His might." So, Ephesians 6:10, "Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might." So, put on the whole armor of God. Kailangan meron tayong mga Bible promises, mag-pray tayo, makinig tayo ng mga spiritual songs para yung mga bad habits po natin ay hindi manatili sa atin. Mga bad habits na hindi man natin madaling mawala sa sarili natin, pero pag meron tayong mga salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos na pinangahawakan, hindi tayo basta-basta madadala ng mga bad habits. We are in a spiritual warfare. God has made every provision for meeting in the conditions of His Word. Through the power of Jesus, we can be more than conquerors. So, sabi dito, no? Through the power of Jesus, we can be more than conquerors. So, Panginoong Jesus lang ang tanging ating tagapagtanggol, ang ating doktor, ang ating tagapagligtas, and sa kapangyarihan niya, magiging more than conquerors tayo. And magiging successful tayo sa ating buhay. "O victory in Jesus, my Savior forever." Sinulat ni Eugene M. Parkin. Ang dalangin ko po na may natutunan po tayong muli sa umagang to. And dalangin ko po na patuloy po nating iwaksi yung mga bad habits at iyakapin po natin yung mga good habits na ginagawa natin. Lalong-lalo na po pag-aral ng salita ng Diyos at ang pagsasalaganap ng mabuting balita sa ating kapwa. So, mag-share lang po tayo na mag-share sa ating mga kaibigan. Hindi man tayo makapag-share ng ating sarili, pero sa ating mga devotion na ginagawa na live at saka record po, maaari po tayong may ma-reach out po ng mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin. So maraming salamat po muli. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga natutunan namin sa umagang to. Maraming salamat, Lord, sa mga salita mo na patuloy na binibigay sa amin para po kami ay lumakas. Maraming salamat, Lord, sa
Pagsama niyo sa amin sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Nalangin ko, Lord, na maiwaksi po namin yung mga bad habits na meron kami. Patawarin niyo kami, Lord, kung patuloy man po kami nakakagawa ng mga bad habits. And nalangin ko, Lord, na kayong patuloy na mag-guide sa amin, magtumulong sa amin, Lord, upang mamuhay po kami mamuhay kami sa mga good habits and mamuhay kami na ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. It's Friday. Have a nice day. God bless.